Kaugnay po ng pagkansela ni Pangulong Duterte sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng CPP-NPA-NDFP, makakausap natin dito sa studio si dating Bayan Muna Representative at isa sa mga consultant ng NDFP na si Satur Ocampo. Maaari rin po kayong lumahok mga kapuso sa ating diskusyon. I-tweet lamang po ang inyong mga komento o tanong gamit ang hashtag na AskNTG. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Satur Ocampo. Magandang umaga, Cara. Alright, this is a complete turnaround from when the President started his term, na talagang sabi niya, I will make peace with the left. Yung ganyan, nagkakaroon ng peace talks. Tapos ngayon, biglang he's branding the left, the CPP-NPA, as a terrorist group na. Hindi lang rebelding grupo, terrorist. 180 degree turn ito from his pronouncements before. Ano po reaction ninyo dito and bakit sa tingin ninyo nagkaroon ng ganitong turnaround? Well, ang tingin ko riyan ay ano man ang nag-trigger kay President Duterte, no? Una, yung pag-atras o pag-withdraw ng unilateral ceasefire declaration ng CPP-NPA, okay, na ano naman, binanggit naman ng NDFP panel dun sa talk sa Rome na pay possibility gawin yon, dahil dun sa mga hindi na nami-meet na mga concerns. Pinasukan yung 500 areas sinasabi, no, na in violation of the unilateral ceasefire. Anyway, nagtataka lang ako na tuloy-tuloy yung kanyang initially, ang sabi niya, nung tinanong siya kung i-lift din niya yung unilateral ceasefire, sabi niya, this is not an authoritarian government, I'll have to consult others, no? Sabi, I'll make a decision in God's time. Pero within hours, inano niya, withdraw na niya, and then the following day, siya sabi, tina-terminate yung talks. All of this have to be understood na bilang outburst ng presidente. Pero legally or within the context of the peace negotiations and the agreements, the talks have not been terminated, no? Ang dapat kasing gawin, at ito yung sinabi ng National Democratic Front, mag-aantay kami ng written notice mula sa government negotiating panel as provided in a joint agreement on security and immunity guarantees kung tina-terminate yung peace talks. So, upon receipt, it takes 30 days. So ibig sabihin hindi to take effect. So ibig sabihin hindi pwedeng abruptly itigil na lang yung peace talks. Hindi pwedeng sabihin ng pangulo, I don't want to talk with you anymore. Tapos na. Hindi it doesn't mean na wala na yung peace talks. Kasi kapipirma lamang nila ng mga agreement, reaffirm the agreements. Okay. And there are conditions, there are procedures sa termination. Uh-huh. So, magkaugnay yung termination ng peace talks, saka yung guarantee ng protection ng mga consultant. Sinasabi niya, pagdating aarestuin niya, hindi rin niya pwedeng gawin yon. Hindi niya pwedeng paaresto yung mga pinalaya na? Na not on his own, kasi sila, they were released on bail. So, ang korteng may jurisdiction sa kanila ang makakapag-issue rin kung re-arrest sila. Ang kasunduan, dun sa Rome, yung government prosecutors, at saka yung lawyers ng mga release the consultants will work together to extend yung 6-month bail period, no, for the continuation of the peace talks. So pending that, hindi po pwedeng damputin sila o arrestuin sila. Pwede pa, gusto pa rin po ba ng left, ng CPP, NPA, NDFP, na makipag-usap ng kapayapaan sa gobyerno kahit na ganito na yung sinasabi ninyong outburst ng Pangulo branding you as a terrorist group? Well, ang sabi naman ng, ano, katatapos lang ng ano eh, ng peace talk, ang pirmahan nila, no, yung issue ng bilateral ceasefire proposal ng government ay pag-uusapan ng ceasefire committees February 22 to 27. And then sinet nila yung susunod na formal, the fourth round of the formal negotiations on social and economic reforms and political and constitutional reforms sa April 2 to 6. No, umabanti sila dito sa third session na ito. They have moved forward on socio-eco. They are working on a schedule na sinasabing tapusin nila yung comprehensive agreement on social and economic reforms within 2017.
isusunod nila. So itutuloy pa rin ito? Yun ang yung patron, no? Walang sinasabing hindi pa pinag-usapan na tinatanggap ng NDFP na terminated yung talks. So kailangan tanggapin muna ng NDFP na terminated yung talks. Hindi pwedeng ang gobyerno lang magsabi na ayaw na namin makipag-usap sa inyo. Oh, hindi ano yan. It will violate their agreement. All previous government na nag-suspend ng peace talks, no? Walang nag-issue ng termination. Kaya kahit na suspended for 9 years sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, about 5 years sa panahon ni Pinoy, hindi terminated. Walang nag-dare na mag-terminate. Eh, ayaw nang makipag-usap ng gobyerno eh. So, ba't makipag-usap? Well, give the notice. That's the proper way. That will also, in respect of the Royal Norwegian Government, okay, which is giving its good offices, all right, na mamagitan dyan. Si ang Royal Norwegian Government ang gumagasta sa expenses ng 19 consultants sa travel nila, accommodation nila, and travel back. Hindi sagot ng government na sinabi ni Presidente, ginagastahan namin yan. Hindi totoo yun. Okay. No, okay. Napansin din namin na the left expressed concern para dito sa yung extrajudicial killings. And pagkatapos noon, nagkaroon ng outburst na yung Pangulo. Do you think merong relasyon ito sa outburst ng Pangulo because the left had nag-issue ng position against EJ case? Hindi ako mag-speculate yan, pero affirm ko na dun sa kanilang statement nung maghaharap ng formally, ni-raise yun among the concerns of the National Democratic Front along with yung sinasabing restoration, political rehabilitation ng Marcos sa paglilibing sa libingan ng mga bayani. Dalawang sensitive issues yan. Marcos and the EJ case. Sumagot naman yung government. Hindi sila nag-comment dun sa EJK. Ang nag-comment lang sila, there is no intention to rehabilitate the Marcoses. So, mukhang iniwasan ng GRP panel na iparsupa yung tungkol sa EJK. Ngayon, kung nakarating yung sa presidente, it could be a factor, but it should not be a factor for ending the talks. Kasi wala man yan sa agenda, it's a different issue. Mm-mm. But it comes within the framework ng the protection, upholding human rights and international humanitarian law. Ngayong, pwedeng sabihin natin, nanganganib itong peace talks sa pagitan ng left at saka ng gobyerno, yung hanay po ba ng makakaliwa, do you still remain an ally of the government? As of now, ang declaration nung dun sa peace negotiation, no, na nananatili yung kanilang open relationship with the Duterte government, including yung support dun sa idea ng federal shift to a federal system, provided there are safeguards in a new constitution against the rise of or maintenance or rise of political dynasties, warlord regime, at iba't iba pa. No? So, nagbahayag din ng NDFP ng readiness na tapusin yung major agreements on socio-economic and political reforms, and to jointly implement within the remaining years of the Duterte government hanggang matapos mapirmahan yung cessation of hostilities and disposition of forces. Okay, what do you mean open relationship? Kayo po ba ay kaalyado pa rin or hindi na? Tactical ally ngayon. Hindi pa man nagre-resign yung mga members ng cabinet. Ang sabi ni Yusek Banaag, hindi naman daw, they still enjoy the confidence of the president. They still can attend cabinet meetings. So, although, of course, that is an announcement of a lower level. So, is that a possibility na yung mga members of the cabinet na alam naman nating miyembro ng makakaliwa, may posibilidad na mag-resign sila if the peace talks really fail? Kung ang term niya yung magiging untenable na yung kanilang retention sa opisina, kung magiging very antagonistic ang position ng president vis-a-vis the CPP and PA. Although, tandaan, ang
ang category nila, they are not representatives of the CPP, NP, or NDF. Okay. They are members of the legal democratic movement. Now, sympathetic or taking the national democratic line. Ganun yan, no? So, hindi sila dapat maging target kapareho ng kung sasabihin niyang terrorist organization ng CPP, NP, NDF. Ano yan? Even this one. That has to be clarified. Hindi yung say-so ng presidente. Ganyan na yon, no? Is it the same way as the U.S. look at them at CPP, NP? Ganun yan. Dapat i-clarify pa yon. So, sa pahayag po sa press conference ni Pangulong Duterte Sabado ng gabi, itinatanggi niya na nangako siya. Kasi ito yung isa sa mga yung kumbaga makunat na issue . Kasi iginigiit ng kabilang grupo na kailangan palayain ang lahat ng political prisoners, 400, if I'm not mistaken. Pero ang sinasabi ni President Duterte, wala naman akong ipinangako ipapalayain ko yung mga political prisoners na yan, lahat ng political prisoners na yan. Ang genesis yan, ang beginning yan, nung ma-declare siya presidential winner ng presidential election, tinanggap niya si Fidel Agcavili bilang ang DFP emissary. At ang request ni Fidel Agcavili, Mr. President-elect, pwede bang pagbagod presidente niya kayo, cause the archiving ng cases, common criminal cases filed against 22 NDF consultants para makapag-participate to talks. Ang sagot ng presidente, bakit archiving? Prosecutor ako, I know what I'm doing. Bakit amnesty na lang para madali? Sinabi niya yan? Sinabi niya yan. Na he's willing to give amnesty. And it is recorded. Doon sa June 14-15 agreement between Duterte, Bello, and Landoni and the others. Contingent sa first joint statement ng August 27. Contingent sa October 27. That he hanggang dito sa pinakauli, promise pa rin yan, ayusin pa rin nila yung release and amnesty. So, ayan, kung gusto nila maglaharan sa ano yung pinirma ng kanyang panel. Mm-hmm. It is a speech. It's a county kaya. Tama. It's a continuing. So what you're saying is before you sat down para mag-usap ng kapayapaan, malinaw na sa utak ninyo na willing ang presidenteng magbigay ng amnesty sa political prisoners. Oo, tama yun. Okay. May tanong po ang isa nating Twitter follower. May control po ba ang mga nasa peace panel na CPP doon sa mga nasa ground? Ang NDF, hindi ito yung authority na magko-control sa CPP-NPA. Okay. The CPP-NPA is a member of the NDFP. At ang negotiating panel only represents the NDFP and represents CPP-NPA. Nilinaw ng panel na hindi NDF ang nag-declare ng ceasefire, kundi ang CPP-NPA. Mm. So sila rin ang may karapatang otoridad na magpasya noon. At ganun ang nangyari. Pero bakit nga, ito, nag-uusap ng peace, pero may papatayin na tatlong sundalo na ikinagagalit talaga ng ating Pangulo? Well, malaking question pa rin yan kung NPA yung gumawa noon. Wala silang admission doon na sila yung gumawa noon tatlong sinasabing multiple wounds. Yeah. Hindi yan ginagawa ng NPA. Nung unarmed, tapos kakapturin, tapos papatayin. That has to be looked into. May mechanism dyan. Activated na yung Joint Monitoring Committee, formed ng tatlong government representatives, no, tatlong NDF. Kung may complaint tungkol dyan, at nag-exchange na sila ng mga complaints, no, itong nakaraang ano. So, that is the body that would look into this. So, the CPP denies killing these... No, walang denial. Wala pang statement tungkol doon. Ang may assertion na sinasabi, AFP ang nagsabing pinatay sila ng NPA. Pero ano ang hanay, ang panig ng CPP? Did they really kill the soldiers? Wala pa sinasabi tungkol doon. Okay. Pansamantala po kayong pinalaya ng Korte Suprema para makalahok sa peace talks. Pero ngayon, yun nga, tinatapos ng Pangulo yung peace talk. Hindi ba nangangamba yung ilang mga miyembro ninyo na maaresto ulit? Yun nga, yung sinasabi ko, mayroong dapat antayin muna matanggap ng NDFP panel yung notice of termination. Mm. And then mayroong 30 days. Yeah, but after the 30 days, pwede nang iparest? Open na yun.
kung ano man ang mangyari, hindi na sila protected kasi wala ng peace talks. Ganun yun. Okay. Sa tingin niyo po ba, may pag-asa pang umusad ang peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng CPP, NPA, and DFP? Ang tingin ko, pag uminahon si President Duterte, tulad ng sinasabi ni Gias Duresa, I will wait for the temperature to come down, sabi niya, bago siya mag-comment, no? Parang kilala niya si Presidente, pag may outburst yan, maraming masasabi na out of line. So, I think responsibility ng Presidential Advisor on the Peace Process at saka ng NDFP, Negotiating Panel, na i-brief ang Presidente ano yung status ng peace negotiations, ano yung outstanding commitment nila hanggang ngayon na hindi basta-basta mapawalang visa by the a presidential statement, no? Pero, and recognize nila yung demand for the continuation of the peace talks, yung readiness ng NDF to continue the talks, yung declaration ng AFP, they support the peace process. Lahat ng mga positive. Tsaka yung the fact na talagang umaabante yung substantive discussion, which is the more important thing. Na, ano lang, dinisturb lamang ito, usapin ng ceasefire. Ang dapat ganito, hindi magkoconcentrate ang Presidente sa issue ng ceasefire, kundi sa substantive talks, agenda ng talks. So sa madaling salita, you treat this as an outburst of the President, pero kayo, sa hanay po ninyo, willing pa rin kayong ituloy yung usaping pangkapayapaan? Oo, kasi ang dami ng tinrabaho riyan, ang dami, tapos mayroon namang mga pag-abante, no? Importante yung matagal na nabitin ng social and economic reforms at dinagdag pa nila dito sa last statement, joint statement, pati yung isang agreement in 1998 to support yung private development initiatives para matulungan yung mga mahihirap sa kanayunan. Ang ibig sabihin yun, they are looking back ano yung mga agreements and then committed yung dalawang panels to carry out what can be implemented. Alright. Ang common viewpoint dito, the peace talks must produce immediate benefits to the people. Okay. And the most benefit will come from social and economic reforms. Kapag sinara mo yung usapan na yan, wala na yon. Alright. And with that, maraming salamat po sa inyo, dating bayan muna representative at ngayon NDFP consultant, Satur Ocampo.